Yun. Ayan, mga tol. Bulaga. Teka lang, hinahan natin sa... Kahapon, doon ako nakapag-vlog eh. Ang sabi ko, araw-arawin ko pag-vlog eh. Kahit ba sabihin natin na raw itong video na i-upload ko sa YouTube. Ibig sabihin, hindi edited. Wala siyang background, wala siyang mga cuts, wala siyang intro, wala siyang outro. Walang thumbnail. As in raw talaga. Kung ano yung itsura ko dun sa lalabas sa YouTube, yun na yun. Kasi i-upload ko lang siya sa cellphone. Wala na kasi akong laptop. Sira na yung laptop ko. Gaya na sinabi ko. So, today is my day off. Mamayang gabi wala akong pasok. Sabado at Linggo. Pasensya na nga pala kayo sa vlog ko nung nakaraan, nung lately. Medyo nagdrama ang inyong lolo. Kaya nga, nagdrama. Naglabas lang naman ako ng kung ano yung nasa sa loobin ko. Gaya nga yung sinabi ko, nag-uusap lang lagi kami ng asawa ko. Hindi namin siya, kahit pa paano, hindi namin pinaparating sa anak namin. Dahil nalulungkot yung anak namin. Nag-aalala sa amin. At gusto niya man tumulong. Limitado pa yung kinikita niya sa kanyang maliit na business. Business nila actually na kanyang girlfriend. Bilib nga ako sa dalawang yan. At mga bata pa lang yung bang madiskarte na sa buhay ka, sa online na gano'n. Yung girlfriend niya talaga established na kahit pa paano, nakapagbuo na siya ng team niya, nakapag-conduct na siya ng mga seminars dala doon sa produkto nila. So yung anak ko nga isa sa mga tauhan niya ngayon, napag-ipunan ng kahit pa paano yung pagiging impuhunan para magkaroon na rin siya ng sarili niyang dropshipping account. So, hindi na siya tauhan ngayon ng girlfriend niya. May sarili na siyang account. So, dalawa na yung branch nila. Isa doon sa Queens Row, isa dito sa Molino. Diba? Sa edad kong, nung edad ko, edad ni Piolo nga na, 22. Nung edad ko nung 22 ako, si Piolo nagbi-business na kahit papano, kahit maliit ang kinikita. Ako hindi, nung 22 ako, puro kalokohan, panchichicks. Puro pang, barkada. Those were the days. Pero iba na ako ngayon. Kahit naman na hindi ako makagraduate ng college, may maganda naman trabaho na pinagbubutihin ko talaga. Pinagbubutihan. Para naman, kahit na natapos yung karir ko sa abroad, meron tayong maganda-gandang karir dito sa Pilipinas. At least kasama ko ni mag-ina ko, sa hirap at ginawa, kahit sa hirap man lang, kahit magkakasama kami at least, na mumonitor namin ang bawat isa. Unlike nung nasa Saudi ako, siyempre parang hindi ka panatag kasi hindi mo alam, hindi mo sila nababantayan o sila hindi nila ako nababantayan. So, mas maganda ngayon, magkakasama kami. Although, ito nga, dumanas nga kami, dumadanas pa rin ang hirap. So, sabi ko nga, apat na buwan na lang. Basta itong apat na buwan na to, mabayaran lang namin yung mga sabit-sabit namin. Maka-move on kami from sa bad things na nangyari sa amin for the past 4 years. So, alam ko naman at makakaraos kami. Sa loob ng 4 na buwan, okay na ang sahod ko. Regular na ako sa trabaho. Hopefully, God will guide us going to success. So, for the meantime, day off nga ngayon, nakatulog na ako. Natapos ako ng 6 o'clock. 6 a.m. kanina ng work. About 6:30, and then almusal lang konti, nakatulog, nagising ako ng, nakatulog siguro mga 7:30, nagising ako ng 10:30, so may 3 oras akong tulog. Ngayon, magluluto naman ako ng order na espasol. So sinalang ko na nga, sinangag ko na yung dinurog, giniling kong bigas, sinangag ko na yung powder, powdered siya, then blender namin talagang pure na pure, pinong-pino.
And then, yun, pinapakuluan ko na yung kakanggata at saka yung matamis na baho para pag-mix ko na sila mamaya at hahaluin ko. So, what is up mga tol? Kaya sinabi ko, sa inyo, sa drakadrama ko nung nakaraang vlog ko, yun nga, nilabas ko lang yung sa loobing ko. At least kahit pa paano, may nakausap ako bukod sa asawa ko. Kayo. Hindi ko naman sinasabi maawa kayo sa akin o kaawaan nyo ako. Ang gusto ko lang din iparating sa inyo, eh, gusto ko matuto rin kayo sa buhay. Huwag nyo sanang gawin o pagdaanan, yung pinagdaanan namin, yung pagkakamali namin, huwag nyo sanang tularan. Marami kaming nagawa sa buhay na hindi naman dapat, maling diskarte, kumbaga. Akala namin tama. Ayun, napasama. Kagaya nung pag-alis ko sa Saudi Arabia, yun. Nag-resign ako, akala ko, hindi, akala ko naman kasi makukuha ako sa, ano yun, sa kumpanya na pera. Kasi nag-loan po ako eh. Akala ko nakakalahati na ako. Sa 5 taong bayarin ko sa loan, akala ko nakakalahati ako. Kasi renew lang ako ng renew nun eh. Yun ang mali na gagawin nyo mga tol. Huwag kayong masyadong maano sa loan. Addict sa loan. Kalahati pala nababayaran nyo, renew kagad. Kalahati pala nababayaran, renew kagad. Akala nyo nakakaloob kayo, pero sa totoo lang, binabaong kayo ng loan na yan. Yun ang nangyari sa akin. Nag-loan ako. Every 2 years, nag-re-renew. Yun yan. Tapos ang nangyari, itong akala ko yung 5 taong kong loan term, eh, akala ko nakaka 2 years and a half na ako. Sabi ko, sakto, kung sa computation ko, 1 million na mauuwi ko. So, 1 million yung inutang kong yon. So, yung kalahati na bayaran na. May kalahating million pa ako mariuwi. Ang nangyari pala, mga hidden charges, tsaka yung mga, meron pa akong mga balance left out na kailangan kong isettle pala. So, sa madaling salita, wala akong naiuwi. Zero balance. So, yun lang mga tol. Hanggat maaari umiwas kayo sa loan, mag-save kayo. Ngayon, after 2 years sa pag-savings nyo, saka nyo i-loan dun sa savings nyo, sa sarili yung savings, wala kayong utang. Wala ang interest yun. Sarili yung pagsisikap yun. Ganun nung discard siguro talaga. Pero, hindi rin natin masasabi kung wala ka namang i-save. Ang maganda sa lahat, huwag na kayo mag-loan. Kung hindi rin naman talaga kakailanganin yung loan. Nakakasilaw kasi minsan ng loan eh. Offeran ka ng ganito, pero yung pag nagbabayad ka na, doon ka na maghihirap. Hanggang sa magkabayari. Yun lang mga tol, at hanggang dito, siyempre, naghihirap na kami. Yun. Utang dito, utang dun. Nabaon na. Interest. Yung sinasahod ko, sa interest lang din ako pupunta. Tutulungan lang talaga kami mag-ina ko eh. Nang mag-ina ko, anak ko, kahit pa paano, kahit ba 50-50 pesos araw-araw lang kinikita niya sa pagbibenta ng ano, spirulina. Eh, nakakaipon siya para hindi na siya manghingi sa amin. Kapag-abot-abot niya siya kahit pa paano sa amin, sa ulam, merienda, ganyan. Pag gusto niya mag-treat, kung may birthday kami, birthday ng nanay niya, birthday ko, birthday niya, bibili siya kahit pa paano isang bucket ng Jollibee Chicken Joy. Enjoy na kami doon. Tuwan-tuwa na kami doon tatlo. Minsan yung girlfriend niya nung birthday ni birthday ata ni Piolo. Or hindi, basta ano eh. Oo nga, birthday nga ata ni Piolo. Or Mother's Day, Father's Day, Father's Day. Nagpunta rito, nidala mga pagkain. Para, kasi alam niyo, wala kaming kahanda-handa. Basta birthday ata kayo, walang handa. Sinurprise kami ng girlfriend ni Piolo na siya pa ang mismo ang nagbigay ng handa sa amin. Ano lang naman, yung pizza, chicken, basta chicken tas soft drinks. Tuntuan na kami. Kaming apat, nag-celebrate kami ng, siyempre, dasal muna, pray. Okay mga tol, gaya yung sinabi ko, iwas kayo sa loan. Siguro ito yung magiging title ngayon ng ano ko ng aking vlog ngayon. Dahil sa loan, nagkanda baon-baon sa utang.
loan wisely, kung talaga namang kakailanganin at mayroong pagkakitaan o gagamitin sa mabuting paraan na mag-accumulate pa to o makanganak pa to ng interest pa in your favor, pambayad doon sa loan nyo. Pero kung magiging against sa inyo yung interest, eh papatong lang sa babayarin nyo. Think twice. Think again. Ika nga. Okay lang mga tol. At kaya na sinabi ko, wala tong outro. Kanina walang intro. Ano lang. Basta pindot lang. Then mamaya upload ko na to. Stay home. Keep safe and God bless. At kapit lang. Kaya-kaya natin to. Mamaya wala akong pasok today. So makakatulog na masarap-sarap hanggang bukas. Tapos ano yung mga dapat as kasuhin namin ni Mrs. para sa ekonomiya, eh gagawin na namin. Bye for now.